Pagayang mula din ang ating Biblia sa Aklat ng Epeso, Kapitulo 8. Pagpatuloy po natin ang ating series na ginagawa po sa Ephesians chapter 6, verses 1 to 4. Last Sunday, verses 1 to 3. And we had our lesson entitled Children's Responsibilities. And we will continue that today, this morning, mamaya po sa aking Sunday school, we will be talking about the parental responsibilities. Ephesians 6, verses 1 to 4. Sign mo muna po ulit sa ating na. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. So, we have mentioned ano po last Sunday, na ito po eh, lamang sa mga maliliit na bata ina-address. Ito po ay kahit sa mga magulang because parents as well would qualify as children. Diba? Mga children din naman ang mga parents eh. Ha? So this applies to everyone, whether little children or parents themselves. Kasama po dyan sa children na yan. Although magkakaroon ng changes a bit. Pag yung mga, especially the women, no? Pagka nag-asawa na. Because your husbands become more your authority than your parents. Even in other chapter it was mentioned there, no? Therefore, shall a man leave his father's mother, shall cleave unto his own wife, and the two shall become one flesh. Pero we have mentioned as well na although married na yung magulang, ano? Pag naging married na yung bata, ada, you say, eh, hindi pa rin dapat nawawala yung respect sa magulang niya. No? Their counsel and wisdom would still be highly regarded. No? Must be honored or put in high regard. So children, obey your parents in the Lord for this right. What reason mentioned to us for doing that? Because it is right. No? And the Lord tells us, in Matthew chapter 3, behooves us Christians to fulfill all righteousness. Dapat sa mga Kristiyano, eh, ginagampanan, ano, tinutupad ko, ano, makatiran, anong nararapat. It behooves us to fulfill all righteousness, all what is right. And Paul stated the same thing in 1 Corinthians 14, verse 40, if I'm not mistaken, do all things decently and in order. Gawin ang lahat ng nasa kaayusan. So do right things. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Number two, honor thy father and mother, which is the first commandment with promise. So this was first mentioned in Exodus chapter 20. At kasama dyan sa Exodus 20, yung promise. At ang ulugan nito, mga kapatid, na yung promise na in-state, particularly for the nation of Israel, extended pa rin sa panahong ito otherwise. Why would Paul mention that in this episode? So ano po yung promise sa mga Israelites? No? That it may be well for thee, that you may have a long life, although most of those blessings were tangible. Marami po sa mga pangako na yan sa Israel. Eh, marami dyan tangible blessings, material blessings. Ano? Pero, marami pa rin po blessings na in-extend up to the present time. Although, ang mga blessings, eh, hindi naman po primarily sa material na, mga panahon natin ito. But they would still be qualified as blessings, like a harmonious relationship, a harmonious relationship between family members. No, that would be a blessing. Ano?
So, the book blessing, first mention in the Old Testament, yung blessing niya, in-extend pa rin magpahanggan ngayon. Dahil kinayari pa rin po hanggang din yung Testament time, di ba? Binention pa rin. So, yung blessing na pinangako sa mga Israelita in the Old Testament, magpahanggan ngayon. Ano? Andyan pa rin yan. Still, children of God or people of God can still have the blessing of long life and of being well or living well, no? Or having a good quality life. Magkaroon tayo ng magandang quality of life. At isang factor dyan ay yung kong honoring father and mother, which is the first commandment with promise that it may be well with thee. So that speaks of the quality of life. And thou mayest live long on earth, and that's the quantity of life. And ye fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. So we will continue today on the responsibilities of children. According to Proverbs 7, verses 1 to 3, dapat po pinag-iingatan natin ang mga instruction ng magulang. So, we've been talking about the children's responsibilities, and one of that, hindi lamang po yung sinasabi sa Ephesians 6:1, obey your the parent, the children obey their parents, hindi lamang sa mga inuutos nila pag may inuutos, ano? Kundi yung pinau-obey ng mga teachings, yung pinau-obey ng mga instruction. Wala na pong pinakamagandang inheritance na may pamamahalan sa ating mga anak, kundi po ating mga godly principles. Dahil kahit sabihin natin na pamanahan natin ating mga anak ng napakaraming kayamanan, eh kung wala pong natutunan yung bata, wala ka lang. Hindi rin naman magtatagal yun eh, right? May squatter din lang ito. Remember Solomon, ano? In one of his books, Ecclesiastes, may sulat niya eh. Pagtulog ang maraming tao, sinisigit niya ang kanyang mga servants. Sabi niya, mabuti palagay ng mga slave at mga servants ka. Mahimbing ang tulog, ako nari, hindi makatulog. Pagkagabi, hindi siya makatulog yun sa niikot niya, kanyang nasa sa upa, pati mga nasa kwadra, ano? Yung mga lingkod niya, sinisigit niya, inobserva niya. At isa sa kanyang inobserva ay kanyang mga accomplishments. Sabi niya, dami ko na-accomplish, iiwan ko lang sa isang anak na cool. Iiwan ko lang sa isang anak na hindi naman alam kung paano i-manage, paano makalagaan, kung paano ingatan. Yun din ang dilema ng ilang mga members ng Chinese Chamber of Commerce. Na marami sa kanila yung mama dahil sa negosyo ang matatak ng mga anak na walang kilit sa negosyo. E pagkamatay ng mga milyonaryo na yan, saan mapupunta ka nila negosyo? E mga anak naman nila wala sa negosyo, hindi mahilig sa negosyo. Ang gusto ko. It is no transgression. The same is the companion of a destroyer. E kung magulang mo na, no? Nanakawan pa. Mga anak na tinanakawan at nila magulang. Whoso rubbeth his father or his mother and saith it is no transgression, the same is the companion of a destroyer. Alam niyo po, ito yung mga panahon na masyado yung maingay, ano? Ang pagsigaw-sigaw sa rights, lahat na lang may rights. Women's rights, children's rights, human rights. Minsan ako naiinis eh, pagka yung mga terrorists, no? Kino-consider pa rin pa nila mga rights. When these terrorists have violated the rights of other people to live peacefully. Oh? Tapos, pinagtatanggol pa ang kanilang human rights. And mga tao ko, walang karapat ang mabuhay. Ang mga terorista, walang karapat ang mabuhay. Dahil walang, tinanggal na nila ang karapat ang mabuhay, ang mga peace-loving people. Ano po, puro, nagpuro. Mga mestra, mga teachers, yung abduct, the rape, ano? Tapos, patatubos, klaseng pag-iisip ng mga tao. Ano bang kasalanan ni Grecia
Burnham, Patrick Burnham. Ando lang naman sila to translate Bible into native dialects. Ando lang sila para mag-translate ng Bible para sa mga native sa Mindanao. Ano? Kasamang ginawa nila. Para makapaisya, gano'n, ano? Tapos ngayon eh, paglalaban pa ako na lang human rights ni Ure, pangalan? Ure ka ba yun? Dubai? Pras na. Kasi ano, iisa ko dun eh. Mga Ureta kayo po tulungan. Ureta. Yan. So, may maraan po ka cry today for rights. Alam niyo po, mga kapatid, kapag ito ang pinagpilitan ng pinagpilitan ng tao, kanyang right, may right ako, may right ako dito, may right ako ganyan. That will actually weaken relationships. Ang dapat in-emphasize is not rights, but responsibilities. Even for children and for adults, ang in-emphasize yung responsibility, hindi yung rights. And emphasize, hindi dapat sinasaktan ng bata. At tanong, ano bang responsibilidad ng bata? Hindi dapat minamaltrato ang bata. Tama yun. Ano bang responsibilidad ng anak? Ano bang responsibilidad ng bata? Right ng babae, ano bang obligasyon ng babae? Ano ba ang responsibilidad? Parang po kasi ngayon, ang masyadong pinagsisigaw at karapatan. No? But if people will just concentrate on their responsibilities, that will enhance relationship. If people will emphasize rights, that will actually weaken. That will weaken relationships. Yan ang magpapahina. Hanggang sa magkakaroon na lang mga tao naman ito, resentment. Deep seated resentment, anger. Kasi yung right niya, right ko, apatan ang right ko. Alam niyo po, kahit apatan ang right natin minsan, just concentrate on your responsibility. And one of that is forgive. Diba? Hindi ko na-achieve yung right ko, hindi ko na yung karapatan ko, apatan yung right ko. And what does God say about your responsibility? Your responsibility is to forgive. So, pag masyadong ito yung ating itinataas, yung right, kahit sa bata or adult or adult, that will weaken the relationship. But if people will focus, concentrate on their responsibilities, that will enhance father or parent-child relationship and other relationships. Okay? In Luke 2:51, saan po natin ang Luke chapter 2. Makikita natin dito po ang growth ng ating Panginoon. As a child, the Lord grew as a normal child. Alam niyo po ba, yung doctrine of kenosis, na ang Panginoon Jesus, bagaman Diyos, He lived a normal life. Hindi siya yung pagkasilang niya. Alam na niya ang algebra. Alam niya trigonometry kasi Diyos siya. Hindi po ganun yun. The Lord Jesus Christ learned gradually. That's why He asked questions. Ang dami niya tinatanong sa mga rabbi. Di ba ang dami niya tinatanong? Paano ito? Paano ganyan? Di ba? Alam niyo po, childhood stage sa bata. That's the learning period. That's the learning time. Sa bata. And in Luke 2, 51 and 52, we have there four areas wherein children must grow. At ng ating Panginoon, He grew also on those areas. Four areas. A child should normally grow in what? Physically. He should grow physically. He should grow intellectually. And what else? Socially. And spiritually. Pagaya ng Panginoon, no? Na in those four areas, He grew as a normal person. Basahin natin, no? Luke 2:51-52. And He went down with them and came to Nazareth. Alam niyo ba yung
nangyari dito sa Lobdo. Bumisita ang Panginoon on a yearly visit to, bumisita yung family ng Panginoon. It was a pilgrimage. It is a yearly pilgrimage among the Israelites to visit the temple on a yearly basis. Kaya nang ginawa ni Hannah sa Shiloh when she met Eli, sabi ni Eli, nasaig na ka, no? Kasi si Hannah, nagpe-pray, bumubukal yung lips niya, pero walang sound. Sabi ni Eli, nasaig na ka, no? Nakain yung pala naman. So, yearly visit yan. So, nakakawian at pata sa Israel, ano po na, magpipilgrimage sila taon-taon. Kaya nga nung Ephraim, ang 10 tribes, na bukod sa Southern Kingdom, inaram niya ni Jeroboam na huwag na magpipilgrimage yung mga pala-Northern Kingdom. Sabi niya, nakakapagod yung maglambay. Siya na kayo sumambay, yung malapit sa Norte, siya kayo sa Bethel or Dan, dalawa yung area, Bethel and Dan. At yung mga nasa bandang baba, huwag na kayo pumunta ng Israel, dyan na kayo sa Bethel o sa Dan, mamimili lang kayo, dyan na kayo mag-worship. Dahil ayaw niyang mawin ulit ang puso ng mga tao ng hari sa Juda. So, ang Panginoon, kasama ang kanyang mga magulang, he was 12 years old, bumisita sila. Nung pauwi na, one day nang naglalakbay, saka na-notice ng magulang, si Joseph and Mary na si Jesus, wala. Sabihin niyo, ba't gano'n? Balit pa naman yan, hindi nalalaman kung may kasama wala. Kasi pag naglalakbay sila, usually, karaban niya. Karaban dyan, magkakamag-anak. So, ang feeling nila, dyan lang yan, kasama-sama ng mga pinsan. Nagpupwento kaya kayo maghapon, hindi nakikita, okay lang kayo. Isang tribu yan eh, halos ng pamilya niya, ang kanya. Kaya one day na nung manotice, nung wala, umalik sila. On the third day, doon nila nakita ang Panginoon, nasa temple at nakikipag disposition sa mga doctors of the law. At marami na-amaze sa Panginoon sa kanyang wisdom. At ang Panginoon, maraming tinatanong. At ang makita sa kanyang ina, sabi niya, pinag-alala mo kami. Ba't po kami pinag-alala? Ang sabi ng Panginoon, may nahanap. Di ba dapat nasa business ako ng tatay ko? At yun, hindi na ako tawa ni Mary. Pero natutuwi ng Panginoon, yung ama niya sa langit. Don't you know that I should be about my father's business? So matapos masabi ng Panginoon yun, sumama pa rin sa kanyang mga magulang. Verse 15, and they understood not the saying, which is being out of them, I should be about my father's business. At 12, parang nagkakaitihan na siya sa father's plan. Kaka-idea na siya sa father's plan. Pero hindi pa lumos ang kanyang pagkakaunawan. Marami pa siya mini-inquire sa mga doctors of the world. Verse 52, and he went down with them and came to Nazareth and was subject unto them, but his mother kept all his sayings in her heart. And Jesus increased in wisdom, in stature, intellectually, physically. He increased also in favor with God and men, with God spiritually and with men socially. So all children should grow normally in these four areas. Just like the Lord Jesus Christ, who grew in these four areas. Yung nga lamang, ang pag-grow ng Panginoon sa wisdom or sa intellect, napaka-bilis because he does not have the sinful nature as we have. Kaya at the age of 12, sobrang taas na naman niyang wisdom. Hindi normal sa age niya, mga ka-level niya. Wala kasi siyang sinful nature. So, paano ba pag-grow intellectually? Alam niyo po ang bata, pagkasilang niya ng bata, ang utak niya blanco. Ha? Kaya kahit ang isulat mo dyan, para pumili ng blanco, ang isulat mo, doon na yun. Permanente na yun. Kaya pagka nasiksika niya ng maling mga bagay, maling paniniwala, mahirap na niya matanggal yan. Kaya kasabi sa Proverbs, bring up a child in the way he should go. Turo mo na yung tama. And when he's old, he will not depart from it. So yung kung mga behavioral pattern, mga buhay, ano, mga habits na tama, magaganda,
yung principles sa magaganda, i-inculcate na yan habang bata pa, nasa formative age. At karaniwan, yan po yung mga nare-retain hanggang sa kanyang paglaki. And there are several studies on that by sociologists, by psychiatrists. Majority of them would conclude the same thing. Kapag ka maganda yung kinamularan ng bata, malaki yung chance na hindi siya magiging troublemaker paglaki. Kahit unbeliever ng bata, kahit unbeliever ng magulang. Kapag maganda yung kinamularan, 90% accurate. Hindi ho magiging delinquente. And much of the troublemakers ay lumaki sa mga bahay na walang ama o mga tahanan na ang dominante ang anay. Kapag masyadong na-dominate ng misis ang kanyang mister, o ang bahay walang ama na tahanan na kinamulat ng bata, doon maraming mga lumalaki ng mga juvenile delinquente. Wala silang nakitang discipline sa bahay, walang standard, walang fear, walang consistent standard sa bahay. So, a child should grow intellectually, no? Because as a child, when he comes to this world, eh, blanco ang kanyang isipan, and childhood is a time of learning. Kung ano man ang matutunan ng bata, eh, yan po'y dapat ituturo sa kanya. Yung dapat ang matutunan, ituturo niya. Wala siyang sense of judgment, kaya ituturo po yan. Okay? Tinan niya bata, sa bayan, ano paborito kayo ng bata? Kaya mo yung bata sa sarili, bigyan mo ng pera, ano bibili niya? Di ba? Nakita niya yung cotton candy. Ang lalaki pa kanya. Sa totoo lang, sa bubuhay ko, parang hindi pa yan ako nakatikip na. Atik na si Richard. Pero nakatatakap ako sa cotton candy dahil parang ang ganda, di ba? Nakikita niya paano gawin niya. Kinapadyak-padyak ka, makikita mo, laki-laki. Pag kinain niya, parang wala na nakakain. I don't remember ever eating one. Wala pong natatanda na nakakain namin ng buo. Siguro ba nakatikin ka rin ako? Dahil ko ako'y nakakapag-galing din ng bata ko, minibirin ako sa buo. Saba, kamote. Pero karaniwan, pag ang bata, binigyan mo ng pera, anong kalingin ang pinipilis din? Young foods. Instead of choosing the nourishing food, sali na bibili yung mga tao na ano nila, ibang doktor din, ano eh, functional food. Yung food na at the same time, good function as medicine. Yun din na sinabi ng father of medicine. Sino ba yung father of medicine? Hippocrates. Diba si Hippocrates? Siya yung nagsabi na, let food be your medicine. Let food be your medicine. Hindi po food muna at the same time. At sa totoo lang, katawan natin has the ability to heal itself basta i-provide lang yung sustansya sa katawan niya, yung nutrients. Yung tamang nutrients, your body can heal itself of its sickness. Kaya meron mga tinatawag ng functional food like yung ginagawa chocolate, kakao sa kakao. Oh. But good for the heart. That's good for the heart, for strengthening the heart muscles. Kapag meron inaatake sa puso, mahina ang puso, pakainin niya ng dark chocolate. Nakaka-strengthen. Diabetic ka, kainin mo maganda. Para sa'yo. Ako eh. Ang palaya. May problem ka sa bowel movement? Maraming fiber ang pagkain. Pero kang beriberi, gusto ko ba beriberi? That's due to lack of vitamin C. Oh, nalaman C. Instead na mag-sugar ka, you might as well use honey. So marami mga functional foods. Doon yung makikita yung bata, ano na wala talaga siyang alam. Whether in judgment,
Bakit sa judgment? Kung saan delikado, doon naglalakad. Ilang bata na yun sa kanilang book, childhood, yung talaga hindi mo pwedeng mawalay sa mata. Dahil sandali pa lang mahiwalay sa mata, kung ano na pinaglalaroan, tinusog doon yung mga saksakan ng kuryente. Ano di ba kahit na barbecue stick yan, pwede ka makurente yan, lalo na yung barbecue stick mo, sariwa pa yung kawayan. Naglalaro ng posporo, ng lighter, kandila. Ano ba kami naglalaro niya? Tumutulay, pupunta sa ilog, ginagawa ng mga bata. Naglalaro ka ng baril. Nakita ako na may magkakaibigan. Pinaglaruan yung baril ng tatay, biglang pumapok. Lahat ng takuan, yung may hawak, nakapalala. Mablangko. Mabuti, hindi na matay. At ngayon, naging pastor na. Butas yung hubog nila, ay sa kanya ito mamahay, hindi goodbye, pagpapastor. Ang bata, pinaglaruan na rin pa rin yung tatay niya. Pero pala naiiwan sa loob yun, eh, kahit wala na yung magazine. May naiiwan pang isa sa loob, sa chamber. Eh, pinagpuputok nila, pinagpasapasahan. Tinayin ko po. Kaya bata, walang sense of judgment. Well, ang intellect niyan, blanco yan. So lahat ang matutunan niya, ilalagay mo yan. Kaya magandang tama na yung ituturo sa kanila. At sabi ng Bible, yan, matagal mawala yan. Alam niyo po, marami sa mga nakukote ko na verses. Mga memory verse ko pa yan, ano, junior age ko. Dahil yung junior age, yun na sinasabi na golden age of memory. When you reach the age of 8, 9, 10, yan po yung mga golden age of memory. Marami sa mga nare-recite ko ng mga verses. Verse pa namin yun sa Sunday school. Kahit nga lang yung pinabasa ko sa wall ng school. Di ba usually sa, hindi lang naman donated ba yan ang nakikita rin, di ba? Sa mga school, sa mga walls, karanya donated pa, donated pa. Pero ka rin mababasa ng mga quotations. Marami kang mababasa niyan, mga magaganda. At pagbata ka, nababasa mo yan, matagal yan mawala. So, parents are therefore responsible for teaching their children what they need to know. But else, you must grow physically. Hindi lang ang intellectually, but physically, dahil ang mga bata, undevelopment eh. Kaya ka araw malita, di ba, hindi makalakad ng diretso, hindi halos makatayo. Kasi nga, physically undeveloped. Actually, kahit alam na tayo, nagde-develop pa rin ang mga bones natin eh. Pag kulang ka sa physical activity, mahina gulo mo eh. Obserbahan niyo yung mga batak sa trabaho, kahit ang litit na tao, litit na katawan. Ako, no, i-compare ako sa iba, eh, mas malaki na ako sa iba. Maraming mga nagpo-construction, ang liliit niya, ang papaya niya. Pero hindi ko kakayanin sa resistensya. Ay maghapon nagpapalayan. Kanin at konti kulang lang yan, mas maraming kanin. So, niya, maghapon niya. Hindi ko kakayanin sa resistensya ng mga dahil. Kung i-develop ang kanilang mga bones. Ano? Kaya mga anak ko natin, they must also grow physically. Natin na maglaro. Natin mag-discipline. Masama din po yung sobrang ladies. Gusto maglaro sa buhangin. Huwag lang yung kakainin ng buhangin. Hayaan. Maglaro sa buhangin. Hayaan natin humawag ng lupa. Mag-apak. Ano? Gusto mag-testing kung ano yung baligo sa ulan. Sige. Huwag lang yung biglang ulan. Kasi acidic na ang ulan ngayon eh. Pero kung magpatagal na umuulan, hindi pa linis-linis na yun yung ulan. Ah, sukupan naman niya. Ano? Parang lumakas-lakas ang katawan. Ma-immune sa changes in weather, changes in climate. And the Lord also, no? He grew physically. Sabi niya, in stature. And He increased in wisdom and in stature. So, a child, when it comes into this world, he can do nothing for himself. Kailangan susubuhan, di ba? Kailangan papakainin. Kailangan bibihisan, kukumutan, pag sobrang lamig. Papalitan ng presto kami pagka sobrang init naman ang panahon.
papalitan ng lampin. Pero eventually, mga kapatid, tinuturuan ka na, ano, kayaan yung bansa, paglaki niya. So, for the moment, nabata siya, kailangan ipaburuhin muna lahat sa kanya. Sa siya mag-grow intellectually and physically. Yung sa ating mo niya na kaya niya, kanyang sarili. And he must also grow up socially as well. Ano po ang dominant trait sa bata, abang bata? Ano yung dominant trait sa bata? Diba? Selfishness. Hard-headedness. Pero pinaka-dominant sa bata at kapatid is selfishness. Ang mundo umiikot sa kanya. Kailangan yung gusto niya, yung interest niya, yung benefit niya, lahat para sa kanya. Pero, so yung po, dominant attitude portrayed in a child, his interests are totally self-centered. His own wants, kailangan bibigay agad yung kanyang wants. And he may, marami sa bata, no? They throw tantrums, pagka iba. Ibang bata, ganyan, maglulupas sa iya. Kahit hindi ako yung gusto. Pero kailangan lang mga kapatid, habang lumalaki yan, unti-unti siyang ano, tinuturuan. Na kapag hindi na po ang gusto, hindi dapat nagagalit. Pag hindi na gusto sa sarili niyang paraan, sa gusto niyang paraan, eh hindi dapat nag-iiyak. Hindi dapat nag-iiyak. Kailangan unti-unti na ano po, lumayo ang kanyang tingin sa sarili niya and be considerate of other people. Maging considerate. Kaya makapaglaro, tahimik ng iba. Hindi siya nagugulo pag may naglalaro. So, yan ang bata. His own wants and needs are all he knows and cares about. Pero habang lumalaki naman ang bata, no? Eh, does not remain as a permanent childhood trait in their mind. Because eventually, he must be taught to share. Kailangan matutunan niya, ano? Magbigay ng kanyang pagkain. Share ang kanyang laruan. Di ba? Huwag kang madamot. Yeah, magbigay ka, ano? Nagsosolo ka paglaro, bubuhay mo. Wala nang gusto makipaglaro sa'yo. So, share mo ang laruan mo. Share mo ang pagkain mo. Ano? So, he must be taught to share, to be considerate, and to put his own interests above those of everyone else. And told not to become disappointed or angry when he cannot have his own way. Kaya ang bata, ipagkain din kasi yung gusto niya. At sa sarili niya, paraan, galing sa bagay. Ano? Kung di iyak, eh magalala. O, unti-unti tuturuan ng bata na hindi ganyan ang attitude. Kaya matutunan din natin mga magulang, ha? Magsabi ng no. At pag sinabi mong no, eh talagang panindigan mong no. Hindi pwede, hindi pwede. Parang bata, matitihan, maintindihan yan sa mundo ito, eh, meron palang no. Meron palang hindi pwede. Hindi niya dapat lalakihan na lahat ng kaibigan niya, eh, magagawa niya. Dahil hindi siya makakahanap ng panig ng mundo na lahat ang gusto niya eh, masusunod niya. Otherwise, he will get into trouble with the police. Eh, sa gusto kong dito tumawid eh. Huliin ka na, hindi huliin mo. Alam kaya yan, babayaran ko. Pero yun yung ano, talagang gusto niya yung sarili niya para. Kaya kami batas, order, di ba? Maging order, hindi ko po kaya kong magbayad. Hindi ko po kaya kong bayaran. Kaya may yun. Ano? Kaya ginawa yun, para maging order. Kaya mo tayo sa. And then, a child must grow spiritually. Because the Lord grew not only in favor with men, He also grew in favor with God. Ang bata, walang alam tungkol sa Diyos siya. Diba? So, unti-unti tuturo sa bata ang tungkol sa Diyos, ang pagmamahal ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos, ang pagmamalasakit ng Diyos, ang kalooban ng Diyos, ano ang will ng Diyos. And then, habang umidal ang bata, nagmamature, tuturo din sa kanya ang kanyang pangangailangan.
kailangan ng tagapagligtas. So he must grow spiritually. He must grow in favor not only with men, but also in favor with God. He must also learn about God. He must know God. His love, His will, His plan, His care. And most importantly, the plan, God's plan for salvation. Habang po matutunan ang patay. Okay? So children have deficiencies in every area of their lives. And it is their parents' responsibility to meet those needs for growth, including the need to develop in the truths of the Lord. So hindi lang tayo interested sa physical development ng ating bata. Hindi lang dapat interested ang magulang sa intellectual development ng ating anak. Palaban ng mundo na kanyang ginagalawa, iniikuta na rin po ang mga bata. Naturally increasing gani. At huwag natin i-discourage po naman ang ating bakit hindi pwede? Saan ng ilawang araw? May baterya ba yan? Ba't hindi na uubos ang charge? Ikaw naman, yung walang robot, naubusan ka na ng alibay, pati mo sinasabi, absent ako, anak, yung pinag-aralan namin yan. Parang absent ako, no? Sabi ng classmate ko, napag-aralan daw namin yan, pero absent. Eh, may katira yung mga anak ko, maging pala absent din, ano? Mga bata, pinipick up lang nila yung practice, sabi na sa magulang nila, baka practice sa magulang, di ba? May hindi kayo mag-alibay, mag-alibay din mga bata. Anak-anak, sabi mo, wala ako. Hindi mo nagbubulot. Mga bata, paglaki nga. Sanay na sa hassle ng buhay. Sanay na sanay na. Bakit? They pick up the practice on their way. Sabi mo wala. Turo ako kapag sinagaling. So, it is the parents' responsibility to see that their children will grow physically. O yan natin ang lumakas ang bata, involve natin sa mga activities. Pangit din yung over-protectiveness sa bata, no? Na ayaw mo na palabasin. Hindi, magandang hindi naman naarawan ang bata, di ba? Sayang ang vitamin D, binigay na ng libre ng Diyos. Ito naman yung kapangalihan. Morning sunshine, or morning sunlight. Yan ang vitamin D, libre yan. Ang palakas ng buto yan. Intellectually, puro natin kung yung mundo ito. At kailangan matutunan din ng bata sa atin bilang mga magulang kung anong mundo ito. Dahil marami sa mga teachers niyan ang believers. Iba ang teaching niyan sa mundo. Ang iba mga teachers would teach evolution. Diba? Ibang teachers would teach Big Bang theory. Nebular hypothesis. Yan ang makituturo nila. Na walang Diyos at plano. Busang tumitaw lang ang lahat. Ang lahat kumikilos because of the law of nature. Hindi nila ituro ang Diyos at naglagay ng law of nature. So bukod sa sila, iniiwan natin sa school para matutunan ang mundo, tayo mga magulang, eh, pinapaliwanag din natin sa ating mga anak. Puro ang mundo ito. Sino talaga nagpe-preserve? Sino nagpe-sustain? Sino ang nag-cause para lumitaw ang mundo ito? So, on a biblical perspective, papaliwanag natin ang mga dapat malaman ng bata na ang philosophy, Christian philosophy. Materialistic philosophy. But else, if the child can grow socially, they must be taught to be sociable, be respectful of elders, respectful of their playmates, respect for the property of other people, for the rights of other people, ano, to play peacefully, and then most importantly, they must be taught spiritually. Na makilala ang Diyos, makilala ang kalooban ng Panginoon, at makilala ang Panginoon ng Jesus bilang kanilang tagapagligtas. Yan ang pinaka-importante dapat nilang matutunan. Okay?
Okay, pagpinta kayo, pagpinta ko sa aking Panginoon. Salamat po, Ama, sa inyong mga itinuro sa kalat ko. Salamat po, Ama, sa pagpapaliwanag. Salamat, Ama, sa mga bagay na dapat namin sa katuparan. Awa po, Ama, ito ay pagiging matangkanan po namin bilang mga magulang. Help us, O God, not to be so busy na hindi po po mabigyan rin ng panahon. Bigyan na lang kami ng wisdom to pagay po kami. Parang niyo po, Ama, nalalabing bahagi ng aming gawain sa palang ito ay patuloy mo mag-usap at may taas ng aming talagin. Na po, Ama, ay aming dalagin sa ngalan ng Jesus. Amen. Buto po kayo. Maraming natin.